Pinaka-advanced at pinakamahal na aircraft carrier ng Amerika na USS Gerald R. Ford, winasak at pinalubog ng China gamit ang kanilang mga hypersonic missile. Abangan kapatid ang kompletong mga detalye kaya manatiling nakatutok dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, madalas pong nagkakaroon ng restriction ang ating mga video lalo na sa ganitong mga topic. Kaya napakahalaga po para sa amin ang pagbibigay ninyo ng like. Back to the video. Sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Amerika at China, marami ang naniniwala na hindi malayong mapupunta sa digmaan ng dalawang bansa kung pareho itong hindi magpapaawat sa kanilang mga hangarin, kagaya ng tuluyang pagsalakay ng China sa Taiwan at patuloy naman na pagsuporta rito ng Amerika. Matagal ng sakit ng ulo ng China ang Amerika, mga kapatid, maliban kasi sa nakikipagpatintero sila rito sa pagpapalago ng ekonomiya, hindi rin nalalamangan ng China ang lakas ng pwersang militar ng Amerika. Maliban sa pagkakaroon ng US ng powerful military, bintahe rin ito ang pagkakaroon ng maraming kaalyadong bansa at nagkalat na mga base militar sa iba't ibang panig ng mundo na siyang unang dedepensa at gagawa ng opensa kung sakaling magkaroon man ng kaguluhang pangmilitar bago pa man tuluyang ma-involve ang mainland ng US. Yamang ang China ang isa sa mga nangungunang bansang yumayaman, naging prioridad nito ang paglaan ng napakalaking pondo para sa pag-upgrade ng kanilang military, kabilang dito ang pagtuklas ng mga makabagong teknolohiya na kanila namang ginamit para mas maging epektibo at mas nagiging mapaminsala ang kanilang mga armas. Sa kasalukuyan, mga kapatid, malaki na ang kumpiyansa ng China na sapat na ang kanilang mga armas at aktibong mga sundalo upang tapatan ang pwersa ng US. Pinagmamalaki na nila ang kanilang pagkakaroon ng napakaraming mga barkong pandigma, mga submarino, super advanced na mga aircraft, naglalakihang mga aircraft carrier, hypersonic na mga missile at higit sa lahat, ang pagkakaroon nila ng maraming sandatang nuklear. Determinado ang China na ang kanilang pagkakaroon ngayon ng maraming mga makabagong armas ay mabilis lamang nilang tatalunin ang Amerika sa isang digmaan. Katunayan ito, mga kapatid, noong nakaraang araw lang ay hindi man lang pinagpawisan ng China na puntiryahin, wasakin at palubugin ang pinakamakapangyarihang aircraft carrier ng Amerika na USS Gerald R. Ford. Sa isang war game simulation na isinagawa ng China, mga kapatid, pinasabog nila ang USS Gerald R. Ford, ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang aircraft carrier sa buong mundo, gamit ang kanilang mga hypersonic anti-ship missile. Sa naturang war game simulation, hindi lang po ang USS Gerald R. Ford ang pinalubog ng mga hypersonic anti-ship missile ng China, kundi ang lahat ng mga barkong pandigma na naka-escort sa carrier ay kanila ring winasak na sa kalaunan ay tuluyang pinalubog. Ang senaryo sa pag-atake ng China ay nagsimula matapos dire-diretsyong lumapit sa Taiwan ng aircraft carrier ng Amerika sa kabila ng paulit-ulit na babala ng China. At base pa sa kanila na ang ilan sa kanilang pinalipad ng mga anti-ship missile sa ikatlong yugto ng pag-atake ay nagmula pa sa napakalayong Gobi Desert. Base pa sa mga Chino, kapatid, pinatunayan lang umano ng naturang wargame simulation na ang armada ng USS Gerald R. Ford na sinasabi ng Amerika na walang sino mang makakapagpalubog ay kayang-kayang wasakin at palubugin ng China sa pamamagitan lamang ng medyo maliit na bilang ng mga hypersonic na pag-atake. Gayunpaman, binalaan ng mga mananaliksik ang China at ang publiko na ang isinagawang simulation ay pwedeng mag-iba sa totoong mundo ng digmaan at maaring hindi masunod kung ano ang hinulaang nagaganap dito. Ayon naman, mga kapatid, sa isang dating senior US defense official na ang sino mang tumatalakay sa publiko sa kinalabasan ng isang laro ng digmaan o simulation ay may layuning pampolitika, lalo na kung binabalangkas nila ang resulta bilang isang panalo o isang pagkatalo. Dagdag pa nito na ang wargame simulation umano ay hindi naglalayon sa panalo at pagkatalo, kundi ginagawa ito upang mapag-aralan ang mga gagawing hakbang. Ngayon, mga kapatid, sinasabi ng China na napakadali para sa kanila na wasakin at palubugin ang USS Gerald R. Ford. Pero titignan natin kung paano pinapangalagaan ng Amerika ang kanilang pinakamahal at pinakamalaking aircraft carrier. Ang napakalaking nuclear-powered aircraft carrier na ito ay isa lamang sa nagpapakita ng pagkakakilanlan kung gaano kalakas ang pwersang militar ng Amerika. Ang mga aircraft carrier ng US na kagaya sa USS Gerald R. Ford ay nagbibigay sa US Navy ng kakayahang magdala ng animoy isang buong military airport saan mang panig ng mundo, sapagkat lulan lang naman ito ang nasa 70 to 80 na mga matitinding eroplanong pandigma at mga helicopter. Ang ganitong kakayahan ay nagbibigay sa Amerika ng pambihirang superiority at flexibility, sapagkat hindi na nila kailangan ng kasunduan o permiso mula sa ibang mga bansa. Ang USS Gerald R. Ford ay mayroong bilis na umaabot ng 35 miles per hour. Nagtataglay din ito ng mga makabagong sensor at radar at sinasabing kapag nasa loob ka ng aircraft carrier na ito, ito ang pinaka-safe na lugar kung magkakaroon ng digmaan.
Gayunpaman, bagamat mayroon itong ilang mga surface-to-air missile at machine gun, ngunit sa laki ng aircraft carrier na ito, madali itong aatakihin ng China mula sa kanilang mga warship na may long range na mga kanyon at cruise missile. Pwede ring magmula ang pag-atake sa kanilang mga submarine o di naman kaya ay gamitan nila ng airstrike gamit ang malalakas na bomba at missile. So paano nga ba dinedepensahan ng USS Gerald R. Ford ang kanyang sarili? Gayong napakadali lang pala nitong atakihin dahil sa kanyang laki. At bakit naman nasabi ng mga Amerikano na ang aircraft carrier na ito ang pinaka-safe na lugar sa panahon ng digmaan? Ang USS Gerald R. Ford, mga kapatid, ay napakalaking pera ang ginastos ng Amerika sa paggawa rito. Katunayan, umabot ito sa tumataginting na $13 billion. Gayunpaman, kahit sobrang mahal ng paggawa nito, alam mo bang napakahina ng warship na ito kung walang mag-aalalay dito? Kaya naman kahit saan magpunta, ang USS Gerald R. Ford ay palaging mayroong nakabuntot dito na grupo ng mga warship na tinatawag nilang Carrier Battle Group. Ang Carrier Battle Group ang responsable sa pagprotekta sa isang aircraft carrier. Nabubuo sila sa pamamagitan ng isang aircraft carrier, dalawang guided missile cruiser, tatlong destroyer, isang frigate at isang submarino. Kapag nagkaroon ng posibleng panganib ang aircraft carrier na nagmula sa kalupaan, trabaho ng dalawang guided missile cruiser na agad atakihin ang mga land target upang maprotektahan ito. Ang dalawang destroyer naman ay nakatoka na dumepensa at magbigay ng opensa sa mga powerful short range na pag-atake sapagkat ang mga ito ay mayroong multi-mission offensive and defensive capabilities. At ang isang frigate ay ginagampanan ang pagdepensa sa carrier mula sa mga pag-atake ng mga submarino. Ang defensive role ng Carrier Battle Group ay isang around-the-clock operation. Kinakailangan nilang maging alerto anumang oras laban sa pag-atake na magmumula sa dagat, himpapawid at sa kailaliman ng dagat. Maliban sa mga barkong escort ng aircraft carrier, mayroon ding kanya-kanyang trabahong ginagampanan ang mga eroplanong pandigma na nasa ibabaw nito. Kagaya ng mga fighter jet na ang ginagawa ay ang atakihin ng mga kalabang eroplano at maging ang mga ground target. At mayroon namang nakatoka para sa pagprotekta sa buong Carrier Battle Group. Pagdating naman sa pagbibigay ng update sa lahat ng fighter jet na nasa aircraft carrier tungkol sa mga activity ng kalaban, trabaho naman ito ng isang tactical warning and control system aircraft dahil ang eroplanong ito ay nagtataglay ng advanced radar system. Kapag nakadetect naman sila ng isang kalabang submarino, isang subsonic aircraft naman ang bahala na magtaboy at umatake rito, samantalang ang electronic warfare aircraft naman ang nagjajam sa mga radar ng kalaban at nag-i-intercept sa kanilang mga komunikasyon. Sa panahon ng search and rescue ng mga operasyon, may mga helicopter namang ginagamit ang USS Gerald R. Ford na pwede rin gamiting pang-atake sa mga submarine ng kalaban. At upang mas mapaigting pa ang kanilang depensa, pinapagana ng mga destroyer ang kanilang malalakas na radar upang i-monitor ang itaas at maghanap ng paparating na mga aircraft. May mga eroplano ring nananatiling pinalipad na nakaalalay sa itaas ng aircraft carrier na gumagamit ng matinding radar upang bantayan naman ang parting ibaba at magmonitor kung may paparating na mga low-flying aircraft at barko na papalapit sa kanilang area. At sa pamamagitan ng sonar at magnetic sensor ng destroyer at frigate, nababantayan naman dito ang mga submarine na papalapit mula sa kailaliman ng dagat. Ganyan katindi kapatid ang formation at sistema ng Carrier Battle Group. Gumagawa sila ng tinatawag na shield bubble palibot ng aircraft carrier na walang pinapayagang pumasok kung wala itong permiso. Kaya base sa mga eksperto na mahirap o walang sino mang makakapagpalubog sa aircraft carrier ng Amerika, hindi kagaya sa mga sinasabi ng China na napakadali lang daw para sa kanila. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa pinagagawa ng China? At ano naman ang iyong opinion sa depensang ginagawa ng Amerika sa kanilang aircraft carrier? I-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba at kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!